At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatan, Karera sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ang ibig mong sabihin, Bunjing, ganun katindi na yung kabayo ni Kagawa, Dado? Oo, Lola. Talong bisis na, kwan? Talong bisis na namin nilaga yung karnin ng kabayo, hindi pa lumalambot. Eh, teka muna. Ano bang ginawa mo sa kabayo? Tinapa namin ni Boy. Malapit na rin matapos yung kagawag adong. Ano? Itinapa ninyo ang mga kabayo? Patay! Ha? Sinong patay, Lula? Ay, nako, ikaw! Papatayin kita, Bunjeng! Hindi pang tapa ang kabayong yun, kundi pang karera! Kaya pala matigas ang karni, Lula? Pang karera pala? Bunjeng! Nasaan yung kutsilyo at itag na pinagkatay ninyo sa mga kabayo? Bakit? Anong gagawin nyo, Lola? Mabibigti kayo? Ay, kakatayin ko na rin kayo ni Boy Sibuyas at itatapa ko kayo. Ano? Kakatayin nyo rin kami ni Boy Sibuyas? Hindi. Ayoko, Lola. Ayoko. Ay, Bunjeng! Bumalik ka rito! Kakatayin din kita at itatapa kita! Halika dito, Bunjeng! Kailangan makita ko kaagad si Sibuyas. Delikado kami kay Lola Insyang ko. Akala ko pinapatapa sa akin yung kabayo. Yung pala, kung pinapasanay ni nila na pangkarira pala. Lilingon ako, titingnan ko si Lola Insyang. Baka inahabol pa ako. Bunjeng! Ha? Sibuyas! Nasa likuran ko lang pala! Boy, Sibuyas! Kaibigan! Pare, anong nangyari sa'yo? Kanina pa ako umahabol, mabilis mo nang tumakbo! Ang ibig mong sabihin, ikaw yung kwan? Nararamdaman kong nasa likuran ko? Oo, pare! Kanina nang kapatakbo ng takbo eh. Sino bang natakbuhan mo? Kwan? Tarantado ka. Ikaw pala yun. Akala ko si Lola Insyang. Ha? Ang ibig mong sabihin? Inabol ka ni Lola Insyang? Pagod ako. Bakit may nagawa ka bang kasalanan sa kanya? Parang ganyan na nga, pare. Alam mo ba, yung dalawang kabayo na kinatay natin? Oh, bakit? Anong problema doon? Mabilis naman nating nakatay at natapa. Iyan nga ang dahilan kung bakit ako hinabol ng ita ni Lola Insyang. Dahil hindi pala pantapa yun, kundi pangkarira. Ano? Oo, patay! Pare. Kaya kailangan magtago muna tayo. Hindi muna tayo magpapakita sa kanya dahil kakatayin din tayo at itatapa. Sandali lang, nandyan na. Sino kaya itong ang aga-aga nang iisturbo ay? Kagawa na dog. Pwede bang pumasok? Hindi. Dito lang tayo sa labas. Dito lang tayo mag-usap. Ang daming marites na nakapaligid. Baka mamaya sabihin na may lihim tayong relasyon. Sige. Dito ko na lang sasabihin yung sadya ko sa'yo, Kagawad. Ano ba yon?
Kung kailangan mo ang pera, wala, aling insyang. Hindi pera ang problema ko, kagawat. Kung hindi pera, ano? Ano bang kailangan mo? Si Bunjing, yung apu-apuhan mo, bakit ano naman ang ginawa? Nagnakaw ba? Hindi naman, kagawad. Kaya lang eh. Ano? Kagawad. Oh. Yung kabayo mo na pangkarera. Yung kabayo ko pangkarera? Nako, okay na ba? Pwede nang ikarera sa Linggo? Yan nga ang problema ko. Ha? Kaya ako nagpunta rito, kagawad. Yung kabayo mo, kinatay at itinapa nila Bunjeng at Boy. Kasama yung kabayo ko na binili ko kay Beryong na taga San Carlos, Pangasinan. Yung kabayo ko, mataas ang lahi nun. Tinapa nila. Tumakbo ka na, aling insyang. Kung di, itatapa kita. Tumakbo ka na. Tumakbo ka na, insyang. Kakatayin kita. Message na naman si Kagawad Adong sa akin. Hay, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit biglang interesado ako sa matandang yun? Ngayon ko lang napagtanto na kahit anong edad ay makakaramdam ka ng panibagong paghanga sa isang lalaki. Tinatawagan ko sila Kulasa, Shirley at Veronica. Dahil humanga sila kay Kapitan, nakipagrelasyon ngayon. Ako naman ang nakakarandam ng ganito. Hindi. Ayaw kong makaalam nito. Ilihim ko na ito. Ay, Pinday! Nasaan si Karyong? Ha? Si Aling Punyak? Nandyan na. Ay, Pinday! Nabigla ka yata nang biglang nandito ka. Siguro, nandito si Veronica. Galing seminar, ano? At nandyan silang dalawa sa opisina ni Karyong. Ha? Wala po si Veronica Aling Punyang. Ay, sino nga lang? Tumbi ka at papasok ka. Karyong, lumabas ka. Karyong! Aling Punyang, wala po si Kapitan. Magkasama po sila ni Kagawad Gusting. Ay, hindi ako naniniwala. Palagay ko, hindi si Kagawad Gusting ang kasama, kundi si Veronica. At baka nag-motel sila. Hay, ito ang tandaan mo, Pinayng. Oras na totoo ang hinala ko. Idadamay kita sa galit ka. Oo, makakapatay ako, Pari Asyong. Makakapatay ako ng tao. Sinong papatayin mo? Si ikaw. Kapitan Karyong? Kwan. Sige, patayin mo na. Sasamahan pa kita kung gusto mo. Hindi si Kapitan na, pare. Hindi siya. Kung hindi si Kapitan, sino? Sila Aling Insyang, Bunjing, at si Buyas. Bakit mo naman sila papatayin? Kapanalig natin sila, pare. Paano hindi ko sila papatayin, pare? Dinisgrasya nila yung binili kong kabayong pangarera. Ano? Dinisgrasya nila? Anong ginawa nila sa kabayo mo, pare? Abay, kinatay nila at tinapa. Kaya papatayin ko sila. Kakatayin at itatapaguhin sila. Tama na, pare. No. Bumili ka uli ng kabayo. Teka nga pala. Bakit napunta sa kanila yung kabayo mo? Sabi kasi ni Aling Insyang, marunong daw mag-train ng pangarirang kabayo si Bunjing. Yun pala, marunong magkatay at magtapa. Kaya papatayin ko sila, pare,
kakatayin ko rin sila. Kalimutan mo na yan, pare. Ang mabuti pa, idaan na lang natin sa inuman para malimutan mo yung init ng ulo mo. Siyang, patawarin nyo na kami ni Buy Sibuyas, yung kumpari ko. Hindi naman namin sinasadya eh. Oo naman, Lola. Hindi namin sinasadya. Una, pinapatawad ko na kayo. Ayan. Pero tulungan ninyo ako dahil nakagat ako ng aso ni Tumaas. Dalhin nyo ako sa ospital. Magpapaturok ako ng anti-rabies. Ha? Sige, Lola. Dadalhin namin kayo sa punerarya. Sa ospital. Wag sa ospital. Malang bayad doon. Doon na lang tayo pupunta sa kilala kong nanisip-sip ng rabis o kamandag ng ahas. Saan yan, boy? Sige, dyan nyo na lang ako dalhin. Bilisan ninyo, baka umakyat na sa utak ko ang rabis. Opo, Lola. Sige, pare Bunjing, dalhin na natin doon sa naninipsip ng rabies si Lola Injiang. Talaga bang kaya ng matandang yan ang sumipsip ng rabies? Opo, Lola. Aray ko. Marami na raw. Namatay na pasyente niyan. Marami na raw siyang napagaling na pasyente pala. Bakit wala pa siya? Baka umakyat na sa utak ko ang rabies. Maulol ako. Hindi. Nandiyan na siya, Lola. Tingin o. Kumusta ka na? Pangit na matanda! Ha? Boy, totoo kayang manggagamot ito? Parang si Santa Claus, ha? Totoo ang manggagamot siya, Lola Insiang. Tumahimik na kayo para masip-sip na nila ang rabies. Parang nag-aalinlangan yata ang pangit na matandang ito sa kakayanan kong manggamot. Hindi ako namimilit. Pwede na kayong umalis. Huwag po. Sige, gamutin nyo na si Lola Insiang. Sige, ibuka mo. Ibuka mo na yung mga paa mo para masipsip ko na ang rabis sa sugat mo. Sige, ayan. Ibinuka ko na. Sipsipin mo na. Ha? Bakit po? Anong nangyari sa inyo? Bakit naduduling na kayo? Parang mapapabaho. Hindi ako makahinga. Boy, anong nangyari sa kanya? Bakit parang nangisay? Lola, di nakahinga sa baho yata ng kuwan nyo. Patayin na siya.
at nag-uumpisa na ang karera ng mga kabayo at nangunguna ngayon si number 9 na si Ralos at pumapangalawa naman si number 13 na si Andrew. Sila ngayon ay malayo na sa kanilang mga katunggali. Ayon, humahabol din si number 13 na si Jose. Naghahabulan din sila ni number 7 na si Ferdinand. Hayan mga kaibigan, mga kapatid, hinahabol nilang dalawa, sila number 13 at number 9. Ayan mga kaibigan, kitang kita nyo ang bibilis ng mga kabayo. Oo naman pare, bobo talaga si kapitan eh. Kulang sa diskarte. Kumusta na kayo sa mga paborito nyong mga kabayo? Sige, ayan na. Ayan, nahahabol na si number 13 at malayo na si number 3. At si number 7 naman ay humahabol ngayon. Magkakaipon na ako nito ng pangdipo kay Pilip. Ayan mga kaibigan, kumusta na kayo sa inyong mga paboritong kabayo? Paseng, bakit ang daming sasakyan na dumaan dito? Saan pupunta ang mga yan? Hindi ko alam, kapitan. Malay ko dyan. Abay, ikaw ang chip-chibyo. Kailangan alamin mo kung saan sila pupunta. Kapitan, iniintay ko kasi ang utos mo. Talaga na makikilos ko na wala kang inutos sa akin. Hoy. Papalitan kitang chip-chibyo kung ganyan ka. Wala kang sariling diskarte. Buti pa, alamin mo kung ano yon, kumilos ka na. Oo, kapitan. Sige, alis na ako. Buisit. Saan kaya pupunta yung mga sasakyan na yon? Hindi ako nagkakamali, mga isang daan ng sasakyan ang dumaan dito. Kapitan! Paseng, bakit ka bumalik? Anong problema mo? Kapitan, ano nga ba yung inutos mo sa akin? Nakalimutan ko. Hindi ko na maalala. Paseng, mapapatay kitang animal ka. Napakatanga mo talaga. Ikaw na yata ang pinakatanga sa CBO sa buong Pilipinas. Nasaan yung baril ko dito? Nasaan yung baril ko? At babarilin na kita. Kapitan, naalala ko na. Sige, alis na ako, kapitan. Panginoon ko, ang Diyos ko, dagdagan mo pa sana ang pasinsya ko. Talagang makakautang na ako ng buhay ng tao. Ayos! Ang daming pera! Ay, kagawad, Baldo! Kagawad, Dupeng! Kagawad, Ludeng! Ito ang para sa inyo! Maghati-hati kayo dyan, ha? Wow! Ang dami naman nito, kagawad, Asyong! Ayos, kagawad! Naku, totoo palang sinabi mo. Tiba-tiba tayo. Sa naisipan mong fundraising, tiba-tiba tayo. Huwag nyo nang banggitin kay kapitan na marami tayong nalikom na pira, ha? Okay, kagawad ba daw? Oo naman. Sige. Makakalis na kayo. Huwag kayong pahalata na may natanggap kayong ganyang kalaki ng pera, ha? Ha? Sige na. Malis na kayo. Pariya daw. Tuwang-tuwang mga mukong, hindi nila alam na kapiranggot lang yon sa totoong kinita natin sa karera. Magkano ang ibibigay mga natin gunggong kay kapitan na pare? Bakit naman natin bibigyan? Hindi siya kasama sa diskaring ito, pare. Bibigyan lang natin ang barangay ng 3,000. Ayos na yun! Oh.
Parami tayo ng inom, pare. Oo, pare. Nga, buti na lang na kaya pa natin maglakad na pauwi. Wala na palang bumibiyahin yung tricycle, pare, kapag ganitong oras. Naglakad tuloy tayo. Oo nga, pare. Naiihi ako, pare. Dito na lang ako ihi sa pader na nga barangay hall. Sige. Iihi na rin ako dito na. Buti naman natyambahan ko kayo. Ha? Mga animal kaya. Si Kapitan. Si Kapitan. Nakita tayo. May dalang baril. Babarilin tayo. Babarilin tayo. Kayang makautang ng buhay ng tao si Kapitan Karyong. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Karera sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!